Magsitay na pong lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay hala sa Diyos na sa tingay na lang. Tanay na ko sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ay siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitay na pong lahat. Sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao
na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin po bilang mga tao, ang isa sa medyo ayaw nating makilala o ma-associate o maging kaibigan ay yung mga taong plastic. Pag sinabing plastic, yung mapagkunwari, iba yung ipinapakita sa sinasabi, iba yung sinasabi sa nakikita o ipinapakita sa atin. Diba, ang tawag natin dyan ay plastic, mapagpanggap, mapagkunwari. At ang isang taong mapagkunwari o pakitang tao lang, ang lahat, hindi ito ikinatutuwa ng Diyos. Mayroon tatlong gawain na mahalaga sa buhay ng mga Hudyo. Yan ay ang paglilimos, ang pag-aayuno at pananalangin. Tatlong gawain na dapat hindi kaligtaan ng isang Hudyo o maging sa panahon natin. Dahil ito yung nag-uugnay-ugnay sa atin, yung gagawin mo sa iyong kapwa, ginagawa mo para sa Diyos at ginagawa mo para sa sarili mo. Kailangan malinaw itong tatlong ito kung bakit natin ito ginagawa. Kasi ang sabi ni Kristo, kung ang gagawin niyong ito ay magiging pakitang tao lamang, nakuha niyo na ang gantimpala. So sa atin, kung ginagawa natin itong pagtulong sa kapwa, itong relasyon natin sa Diyos, lalo tigit yung pagpapahalaga natin sa ating sarili, kung ginagawa natin ito ng tama, ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, may naghihintay na kapalit, gantimpala mula sa Diyos. May naghihintay na biyaya o grasya na mula sa Diyos. Sabi nga po, di ba, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, di ba ang sabi, ang naghahasik ng kaunti, aani ng kaunti. Ang naghahasik ng marami, mag-aani ng marami. Magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Kaya yan, no? Magandang suriin natin. Sa ngayon po ba, itong ginagawa natin, ano ba? Marami kasi ngayon yung nakaka-pressure . Ginagawa ng mga tao, ang mga bagay na ginagawa nila kasi napipressure. Ginagawa natin ang maraming bagay sa panahon ngayon kasi gusto natin mag-viral. Diba? Usong-usong ngayon ang mga viral. Lahat ng ikikilos, lahat ng gagawin, naka-video, tapos ipopost, no, ipangangalandakan. Wala namang masama po sa paggawa ng, no, sa pag-document ng mga tulong. Pero ang sabi nga natin, ang sabi nga po sa Ebanghelyo, may gantimpala naman dyan. Kaya nga sabi, malinaw ba sa iyo yung motivation mo? Bakit ka simba ng simba araw-araw? Bakit ka nagbibigay ng tulong araw-araw? Bakit ka nag-aayuno araw-araw? Malinaw ba yan? Na lahat ng yan ay alam mong para sa Diyos. Kasi yung resulta nakikita sa atin din. Kung ito ba ay nagdudulot sa iyo ng saya o nagdudulot lang ito sa iyo ng pressure. Too much pressure.
na kahit anong, kahit ilang views pa, kahit ilang umabot pa ng milyon ang mag-like sa iyo, pag hindi mo pa rin nararamdaman yung tunay na saya, may mali, mayroong hindi tama sa ginagawa natin. Kasi nga po, baka ang gusto lang natin kasi magpapansin. Mapansin. Ang gusto lang natin, sumikat. Mag-viral. Minsan, gusto natin mag-viral at the expense of others. Gagamit tayo ng ibang tao para lamang tayo mag-viral. Pero pagkatapos doon, may saya ba? Kasi kung gagawin natin ito, yung paglilimos o pagbibigay ng tulong, yung pananalangin, yung pag-aayuno, kung gagawin natin ito, tiyakin natin na ito ay para sa Diyos. Sa sulat ulit ni Apostol San Pablo sa unang pagbasa, ang sabi po dito, kung magbibigay ka, di ba, sabi nga po, no, ayon sa kusang loob, ang napaka, ano ba tawag doon, yung fulfillment o para malaman mo, no, na tama, ay kung dahil ba sa iyong tulong, dahil sa iyong ginagawa, dumadami yung taong nagpapasalamat sa Diyos, nasa tamang direksyon ka. Pero kung ang ginagawa natin ay dumadami yung atensyon para sa atin, makakuha ng atensyon para sa sarili, baka medyo kailangan nating i-redirect yung ating mga ginagawa. Kasi sa pamamagitan sana natin, nakikita at nakikilala ng mga tao na mayroong Diyos na hindi nagpapabaya. Kasi sabi rin, no, pasasaganain ng Diyos ang mga taong kusang nagbibigay, kusang tumutulong. Pasasaganain ng Diyos, mas bibigyan pa ng marami para mas marami ka pang maibigay o matulungan. Yeah, ganun kumilos ang Diyos. So, mahirap po kasi kapag ang gusto natin talagang i-please yung mga tao. Yung kaya ka gagawa ay gusto mo kasi palakpakan, gusto mo kasi mapansin. Sabi nga natin, sa term natin, gusto mong mag-viral. Eh, may gantimpala ka naman talagang makukuha. Pero hindi gantimpala mula sa Diyos. So, mas mahalaga na matuwa sa atin ang Diyos kesa ang hangarin nating matuwa ang tao sa atin. Amen? Magsitayin na pong lahat. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sa sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan naway isa loob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso, naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay, manalangin tayo.
Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad, naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ng sumandali. Magsitay na pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo ang kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitasan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ninawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagaan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayin na pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot pong lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pasasalamat sa biyaya ng bagong arsobispo. Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Cardinal Jose Advincula upang maglingkod bilang aming arsobispo. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway maging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan, patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa sa aming archdiocesis upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan. Dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakin sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mo na ang lahat ng mga mananampalataya ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon
at sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, iligtas mo.